Paano ipa-consolidate ang contributions mo sa pag-ibig? And kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ang Pag-ibig virtual account, pwede mo nang ma-check yung mga contributions mo sa Pag-ibig online lang. Katulad nito, ito yung naging contribution ko noong 2022. Kung 2023, meron din yan nagpapakita dito. Pero may mga pagkakataon, lalo kung lumipat ka ng trabaho, pero alam mong naghulog ka sa Pag-ibig, pwedeng hindi siya magpakita rito. Katulad sa akin noong 2012, wala siya dito pero alam ko na may trabaho ako nito at nakapaghulog. Also noong 2013, pero nagkaroon na ako noong late na like noong 2018. So, ibig sabihin, yung mga taon na hindi nag-a-appear dito is hindi lang siya na-consolidate. At doon, kailangan ipa-consolidate lahat ng contribution ko para mag-appear nga siya dito sa Pag-ibig virtual account ko. Yung sa Pag-ibig virtual account, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano mag-register dito. Pwede nyo i-check yung tutorial na yon. Ilalagay namin sa description sa baba or at the end of this video, pwede nyo i-click yung link. Also, kung wala pa kayong virtual Pag-ibig pero may malapit namang Pag-ibig branch sa inyo, doon, pwede niyong malaman kung lahat ba ng contribution niyo is consolidated na. At kung hindi, mag-request na rin kayo na magpa-consolidate mismo sa Pag-ibig branch. So, ano yung mga requirements and paano siya gawin? Para sa requirements, kailangan mag-fill up ng form na katulad nito, yung request for consolidation or merging of members' records. Itong form na to is pwedeng i-download online or pagpunta mo mismo sa SSS, pwede kang manghingi ng form doon. Pero, bibigyan ka lang nila ng form at ng number kapag kompleto na yung iba pang mga requirements. So, aside sa pag-fill up dito, ito yung requirements niya. Valid ID. Ang hiningi sa akin sa branch na pinuntahan ko is dalawang valid ID. Ang sinubmit ko sa kanila is yung UMID and also yung sa national ID, yung papel pa lang yung nadadownload. And kailangan ng SSS employment history. Photocopy din nun or pwede nyong ipaprint gamit sa SSS online account ninyo. So later ipapakita ko kung paano to ma-access. At kung sakali naman na hindi kayo pwedeng maglakad nito at meron kayong representative, ang kailangan na ibigay ng requirements is of course yung authorization letter and yung valid ID ninyong dalawa, yung representative o yung maglalakad at yung magkapabago or magkapakonsolidate ng Pag-ibig contribution. Yung valid ID dapat merong original at photocopy nun. At dito sa members information, kukompletuhin lang yung mga tanong dito katulad ng Pag-ibig MID number na pwedeng makuha rin sa Pag-ibig virtual account o sa Pag-ibig ID or loyalty card sa Pag-ibig or pwede rin itanong ito sa mismong branch. Kailangan din i-provide yung complete name, date of birth, marital status, contact number, at email address. Now, for the employer information, ilalagay ninyo kung saan kayo kasalukuyan or presently employed. Kung sakaling nag-resign na kayo, ilalagay nyo rito yung last employer ninyo and then yung mga previous employer, ilalagay din dito kung saan yung city address nila and inclusive dates or kung kailan kayo nagtrabaho sa mga companies na yon. And then finally, pirmahan na lang din dito at lagyan ng date dito. At kung meron na nung valid ID at na-fill up na rin to, ang kulang na lang is yung SSS employment history. So, pwede siyang ma-download sa portal mismo ng SSS. Andito ako sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. I-click lang tong member at mag-login dito gamit yung user ID and password din nyo sa SSS. Yung employment history pwedeng ma-access online pero kung wala pa kayong online account sa SSS, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video din kung paano mag-register sa my.sss or SSS online. Pwede nyo i-check yung video sa description sa baba or at the end of this video is available yung link. So ang gagawin ko is mag-login lang ako dito, close ko lang to, and then from here, punta ako sa member info at meron na agad ditong employment history. So, dito makikita yung mga employers or yung mga company na pinagtrabahuhan ko dati. And meron din ditong effective date at reporting date. From here, pwede nyo na itong ipaprint. At ganito yung magiging itsura ng printed na form. At nung pumunta na nga ako sa SSS, bali pinapila muna ako dito sa information at nireview ko kumpleto na ba ako ng mga requirements. At nung okay na lahat, dadala ko yung mga documents.
Binigyan na nila ako ng form at ng number na rin dito. Itong number na to is tatawagin or pwede mag-flash dito sa screen. Pero sa experience ko, parang hindi updated yung mga numbers dito. Mas nauunang matawag yung number. So, mas maganda makinig kayo dun sa number na tatawagin para pwede na kayong lumapit dun sa counter. At sinabi rin nga pala sa akin na sa pag-update or pag-consolidate ng mga contributions sa Pag-ibig, priority nila yung mga maglo-loan na. So, sa akin, kasi hindi pa ako maglo-loan, gusto ko lang talaga ipa-consolidate yung mga contributions ko, pwede umabot ng 1 month. Pero kung maglo-loan nga, mas mabilis, pwede umabot ng 2 weeks or pwede nyo i-double check doon sa Pag-ibig kung gaano ba talaga katagal mag-reflect. At nung tinanong ko kung kailangan ko bang bumalik pa sa Pag-ibig branch or tumawag, sinabi sa akin na since meron na akong Pag-ibig virtual account, pwede na lang i-check dito kung nag-update na ba or nadagdagan na ba yung number of contributions ko sa Pag-ibig mismo. So overall, madali lang yung naging process kasi nang pumunta ako sa Pag-ibig, ang bilis lang din, parang 30 minutes lang ako or less nag-stay doon and na-process na yung nilakad ko. Actually, dalawa yung nilakad ko that time, yung pag-update ng contact information ko and also pag-consolidate na rin ng mga contributions ko sa Pag-ibig at magkaibang counter itong mga ito. So kahit dalawa yung nilakad ko, still hindi ako umabot ng more than 30 minutes sa paglakad or pag-transact mismo sa Pag-ibig branch. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And para sa iba't ibang mga tutorial na na-mention ko during the video, yung pag-create ng virtual account sa Pag-ibig at pag-register sa SSS online, andito na yan sa baba. Pwede nyo nang i-check. Sana makatulong sa inyo and see you sa mga next videos. Bye-bye!